Hello mga boss. Ang i-re-repair natin ngayon ay isang Bluetooth speaker. Kung napapansin nyo, ayan yung kanyang brand, Kingster. So, itatry natin to mga boss. Ang issue pala nito, wala daw siyang sounds. So, yun bali yung problema nitong Bluetooth speaker. Pero itatry muna natin to mga boss bago natin buksan. Ayan mga boss, i-on ko na tong Bluetooth speaker. Kung napansin nyo, wala tayong narinig na nagsalitang babae. Sa mga Bluetooth speaker mga boss, pag on pa lang natin, meron tayong maririnig na sounds or tunog. Pero dito, napansin nyo, ayan, naka FM mode na rin siya, kaso wala pa rin tayong naririnig na tunog. So, yan bali yung problema nitong Bluetooth speaker mga boss. Wala siyang sounds. Ngayon mga boss, bubuksan na natin to para malaman na natin kung anong posibleng problema niya. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa channel na to, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para sa susunod na mga video ng upload natin, ma-notify kayo. Ayan mga boss, so bubuksan ko na tong Bluetooth speaker para yun na nga, malaman na natin kung anong posibleng problema niya or sira niya. So buksan ko lang mga boss. Ayan mga boss, nabuksan ko na. Kung titignan nyo, yan yung kanyang loob. Kung titignan natin mga boss, ito yung kanyang mainboard, battery, at itong kanyang speaker. So, yan lang bali naman itong laman nitong Bluetooth speaker, mga boss. Kung titignan nyo, ayan. Ngayon, mga boss, unang gagawin natin para matrace natin yung problema dito sa Bluetooth speaker na to. Ang pagta-troubleshoot dito, mga boss, ganito. Kapag yung isang unit, mga boss, or nire-repair natin, ang problema niya, walang sounds. So, unahin natin lagi i-check yung kanyang mga speaker. Bago tayo pumunta dito sa mainboard, i-check muna natin yung kanyang speaker. Minsan kasi ang nagiging problema lang yung mga speaker. So, lagi nyong tatandaan mga boss, lalo na kayo mga beginner or baguan, once na yung isang unit na nire-repair nyo, kapag ang problema niya walang sounds, unahin nyong i-check yung mga basic, like itong kanyang speaker or volume control. Sa mga professional na technician mga boss, madali na lang to, basic na lang to. Pero ginawa ko tong video na to mga boss para sa inyong mga baguan or beginner. Para in case man na meron kayo na-encounter na ganyan mga boss, at least kahit papano, alam nyo na yung gagawin nyo. At kahit papano, meron na kayong idea kung saan kayo unang magto-troubleshoot. Ngayon mga boss, balik tayo. Ayan yung aking tester na kaset sa times 1K. Kasi mga boss, iti-check ko muna tong kanyang speaker. So kung napansin nyo, nakaset yung aking tester sa 1K. Kasi mga boss, kaya 1K ko isinet yung aking tester kasi may problema na yung times 1 nito at times 10. So, hindi ko pa naayos mga boss kasi medyo busy. Ngayon mga boss, iti-check ko na tong kanyang speaker para malaman na natin kung sira ba tong kanyang speaker or hindi. Ayan mga boss, so iti-check ko na tong kanyang speaker para malaman na natin kung meron nga bang problema tong kanyang speaker. Pero bago yan, kung napapansin nyo itong kanyang wire, ayan, papunta dito sa mainboard. Once na mag-check kayo ng mga speaker mga boss, mas better, tanggalin nyo muna yung kanyang wire papunta dito sa kanyang mainboard. Para kapag i-check na natin tong kanyang speaker, wala tayong makukuwang ibang resistance bukod dito sa kanyang speaker. Kaya mas better kung tanggalin nyo muna yung wire papunta dito sa kanyang board. Ngayon mga boss, i-check ko na tong kanyang speaker. So kapag pala mag-check tayo ng mga speaker mga boss, kailangan meron tayong makuwang resistance or continuity. Kailangan, pag itinap na natin itong test probe dito sa speaker, terminal, meron tayong makuwang resistance katulad niyan mga boss. So, check natin. Ayan mga boss, kung nakikita nyo, wala akong nakukuwang resistance dito sa kanyang speaker. So, posible, ang nagiging problema dito sa Bluetooth speaker na to, yung kanyang speaker. Kung napapansin nyo, ayan mga boss, wala. Wait lang mga boss, i-double check kung mabuti itong kanyang speaker kasi kanina napansin ko meron akong nakuha resistance. Ayan, kung titignan nyo, ngayon meron siyang resistance, meron siyang continuity. Kung titignan nyo, pumalo yung aking tester. So may posibilidad na naglulos itong kanyang speaker mga boss. Ngayon gagawin ko, ibabalik ko yung wire nitong speaker dito sa board. Tapos, yon ko tong Bluetooth. So, bale, purpose ko dito mga boss, kaya binalik ko yung wire nitong speaker dun sa kanyang mainboard.
at napansin nyo, inon ko tong Bluetooth speaker. So, ang purpose ko dito mga boss, bali gagawin ko, iseset ko tong Bluetooth speaker sa FM mode. Pagkatapos, abang naka-on tong Bluetooth speaker na nakaset sa FM mode, susubukan kong galawin yung mga wire nitong speaker. Titignan ko kung magkakaroon pa siya ng sounds or tunog. Ayan mga boss, i-check ko lang. So kung napansin nyo mga boss, habang ginagalaw ko tong pigtail nitong speaker, nagkakaroon siya ng tunog. So may posible, dito lang yung problema nitong speaker. Ayan, ulitin ko mga boss, kung tignan nyo mabuti, once na ginagalaw ko yung pigtail nitong speaker, nagkakaroon siya ng tunog. Ayan mga boss, kung naririnig nyo. Kung napansin nyo mga boss, kapag ginagalaw ko yung pigtail nitong speaker, nagkakaroon siya ng tunog or sounds. So, bali itong Bluetooth speaker na to mga boss, ang nagiging problema lang yung kanyang speaker. Pero ganun pa man mga boss, maayos pa natin tong speaker na to. Meron pa tong remedyo. Hindi pa tayo magpapalit ng speaker mga boss. I-repair pa natin tong speaker na to. Kasi napansin nyo, kapag ginagalaw ko yung kanyang pigtail, nagkakaroon naman siya ng sound. So, posible, naglo-lose contact lang yung mga wire dito sa kanyang speaker. Ngayon mga boss, tatanggalin ko tong kanyang speaker para may check ko tong kanyang mga wire dito sa kanyang pigtail para maayos pa natin tong speaker. Ngayon mga boss, sabi ko nga, tatanggalin ko muna tong kanyang speaker para may check ko ng mabuti tong kanyang speaker. So, tatanggalin ko muna to mga boss. Ayan mga boss, natanggal ko na tong kanyang speaker. So bali gagawin ko dito mga boss, aalisin ko yung kanyang dust cap para yun na nga may check ko yung kanyang mga wire or pigtail kung saan ba yung naglo-loko mga boss or naglo-loose. Yung palang dust cap na sinasabi ko mga boss sa mga hindi pa nakakaalam lalo na sa inyong mga bagong or beginner, bali ito yung kanyang dust cap, yung kulay silver. So yan bali yung tatanggalin natin mga boss para may check natin yung mga wire dito sa kanyang loob. So tatanggalin ko muna to mga boss. Ang gamit na pagtanggal ko dito ay cutter blade. So ang pagtanggal dito mga boss, daan-daan lang. Mas maganda kung meron kayong thinner para yung rugby or pandigit matanggal kagad mga boss. So dahil maliit lang naman to, hindi ko nalalagyan ng thinner. Tatanggalin ko na lang ng mano-mano. So tatanggalin ko muna to mga boss. Ayan mga boss, kung napansin nyo, tinanggal ko yung kanyang dust cap. So ito yung kanyang dust cap mga boss. Ngayon, sunod na gagawin bali dito, kung napapansin nyo, yung nagiging problema nito, yung naglulus niya, yung bandang kaliwa, eto mga boss, tong wire na to. So bale, tignan natin dito sa harapan mga boss, yung kaliwang wire, yung pigtail na kaliwa. So bale, dito tayo mag-check. I-check natin yan mga boss, baka dyan yung kanyang nagiging problema or naglulus. So itong kulay itim na yan mga boss, tatanggalin natin yan para yun na nga, makita natin yung mismong wire nitong coil. So tatanggalin ko muna to mga boss. Ang pagtanggal dito sa kulay itim na yan mga boss, gamit lang kayo ng soldering iron. So tatanggalin ko muna mga boss, ayan. Palalabasin ko yung wire nitong coil. So ang pagtanggal dito mga boss, daan-daan lang. Bali ang purpose natin dito, palalabasin ko yung wire nitong coil para matignan natin, may check natin kung nakadugtong pa yung pigtail dito sa wire nitong kanyang coil. Ayan mga boss, nakikita ko na yung wire nitong kanyang coil. So base sa nakita ko mga boss, dito nga nagluloko tong speaker mga boss. Dito nga naglulus. Kasi base sa nakita ko mga boss, yung wire nitong kanyang coil naputol na mga boss, hindi na nakadugtong sa kanyang pigtail. So isusum ko mga boss para mas makita nyo. Thank you.
Napansin nyo mga boss, pinakita ko sa inyo yung wear nitong kanyang coil. So, doon nga nagdulos tong speaker na to. Ngayon mga boss, bali gagawin ko dito, idudugtong ko lang yun mga boss para mapandar natin ulit tong speaker na to. So, idudugtong ko lang mga boss. Ayan mga boss, tapos ko na may dugtong yung wire nitong kanyang coil dito sa kanyang pigtail. So, hindi ko na pala pinakita dito sa video yung pagdugtong pa mga boss. Panigurado, alam nyo naman din yon. Ngayon mga boss, sunod na gagawin natin after natin may dugtong yung coil na wire dito sa kanyang pigtail, itatry natin tong kanyang speaker. Tignan natin mga boss kung okay na ba siya after natin may dugtong yung wire. So, ibabalik ko lang to mga boss, tapos itry natin. Ayan mga boss, so itatry na natin. So gagamit ako ng USB para yun na nga, mas marinig natin yung tunog kung hindi ba basag yung tunog nitong speaker after natin maremedyoan. Yun mga boss, narinig nyo, nagkaroon na siya ng tunog. Ngayon, sunod na gagawin natin, ibabalik ko na tong kanyang dust cap. Itong tinanggal natin mga boss, ito, ibabalik na natin to mga boss. So, ang pagbalik dito mga boss, gamit lang tayo ng rugby. Pwede naman tong gamitin rugby mga boss dito sa kanyang dust cap. Yung iba, gumagamit sila dito mga epoxy. So, tayo, dahil maliit lang naman to, gamitin na lang natin ay rugby. Ayan, kung napansin nyo mga boss, nilagyan ko na ng rugby tong kanyang dust cap. Ngayon, ipapatong lang natin dito. Ganun lang naman kadali mga boss. Ayan mga boss, naibalik ko na yung kanyang dust cap. Ngayon, ibabalik ko na rin tong speaker dun sa kanyang box para may sara na natin tong Bluetooth speaker. So, gawin na natin. Ayan mga boss, ibabalik ko na tong kanyang speaker para may sara ko na tong Bluetooth speaker. So, isasara ko lang to mga boss. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, naibuo ko na tong Bluetooth speaker. Ngayon, itatry pa natin ng 1 beses to mga boss para makasigurado tayo. So, gawin na natin. Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. Yun mga boss, narinig nyo, meron ng sounds tong Bluetooth speaker. So sa madaling salita mga boss, okay na tong Bluetooth speaker. So sa inyong mga baguhan or beginner, kapag meron kayo na-encounter na ganito na problema mga boss na walang sounds, unang-una nyong i-check yung speaker. Huwag muna kayong mag-focus sa kanyang mainboard or ano-ano pa. Basta una nyong i-check yung speaker. Ngayon, once na okay naman yung kanyang speaker base sa pag-test nyo sa kanyang speaker, doon na kayo pumunta sa kanyang volume control or sa mainboard. Ngayon mga boss, hanggang dito na lang tong ating video. Sana kayong mga beginner or baguhan, kahit papano, kahit na basic trouble lang, meron kayo natutunan dito sa video na to. Kung paano magayos ng Bluetooth speaker na walang sounds. So, kung meron man pala kayong natutunan mga boss, huwag sanang kalimutan i-like tong ating video. At sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para sa susunod na mga video ng upload natin, ma-notify kayo. So, maraming salamat mga boss! Peace.